Hello guys, good evening. I'm Jonis Rosano ng Buhay sa Dubai and Trending Pinoy ng GMA Pinoy TV. At ngayong gabi, and obviously po, nandito tayo sa Armenia to get Filipino stories ng mga kababayan natin kung paano yung buhay nila dito, how they started living at nagtrabaho dito sa Armenia. Okay, kamusta naman? Kamusta naman? Okay naman po. Magandang gabi sa inyo lahat. I've been here almost 8 years in Armenia. Okay, so unang tanong lang is gusto nating malaman ng mga viewers din natin, no? Paano kayo napunta dito? Actually, yung husband ko, isa din yun sa pioneering dito sa Armenia. He's a chef cook in one of the biggest restaurant here in the Armenia. Tapos kinuha ka niya? Oh, yes. Pero nung time na, let's say, yung husband mo pumunta rito dati at he wanted you to come here and also work. Ano yung unang ini-imagine mo of Armenia before, nung hindi ka pa nakapunta? Excited ako makita yung ano nila, especially yung restaurant ng asawa ko. Kasi one of the biggest restaurant here in Armenia. Or are you more excited of kasi nandito may snow, may ganyan? Isa din yun yung snow. Isa din yung ano ko, yung snow at saka ma-meet ko yung anong klase yung Armenia. Kasi may nakilala na din ako kaibigan ng asawa ko. Isa din siyang Armenia, she's very pretty. Gusto ko din siyang ma-meet. At saka yung excited din ako yung makilala ko yung magiging boss ko at saka yung alaga ko. Okay, so in short, yan, para sa mga viewers lang natin, pumunta ka ng Armenia na may automatic, meron ka ng employer. Yes. Tama. And you will be working here as domestic helper. Yes. Okay, bilang isang Filipina, okay, na nasa Pilipinas, na walang experience maging isang domestic helper, ano yung preparation na ginawa mo na, okay, ilang araw na lang pupunta na ako ng Armenia, magdo-domestic helper ako doon? Meron ka ba mga preparation na ginawa o sa Pilipinas bago ka pumunta rito? Yun lang na mahiwalay ko sa mga anak ko. Tapos, ilang kids meron ka na iniwanan? Dalawa. Tapos yung bunsong babae ko, maliit pa yun. She was, I think, she's 5 years old. Ah, maliit pa? Oo. So yung mas minu-worry mo yun kaysa sa yung idea na para magtatrabaho dito sa domestic helper? Hindi naman sa ganun kasi kailangan ko din kasi andito yung asawa ko. So, kailangan ko din pumunta dito para din makatulong din ng asawa kasi dalawa yung anak namin. So, so magtulungan kami, bali. Tapos, gusto ko din ma-experience kung ano yung Armenia. Ayun, kasi pagkakataon ko na yun. Yeah, kasi true. Yung boss ko, sila na lahat yung expenses, sila na lahat kumasto. Kumasagutin na lahat. Mm-hmm. Pero kasi itong siguro yung napakagandang tanong, no, na maaaring inaantabayanan ng ating mga viewers. Kasi nga, we know naman Armenia is one of first Christian country in the world. Pero kasi when it comes to money, medyo hindi ganun kalaki ang money conversion nito. Yes, did you consider that, yung bago ka pumunta rito? Siyempre, magtatrabaho ka, ito lang yung sasahurin mo. Oo, in-accept ko lahat yan. In-accept ko lahat yan kahit ganun kasi, yun nga, opportunity na din yun. Tapos, ito yung pinakaunang napuntahan ko, out of the country na. Pero yung unang sahod mo, magkano? Yung bagong salta ka dito? Mura lang yun. Tapos magkano yun in pesos? In pesos, it's 18,000. In a month? Mm-hmm. Pero that was 8 years ago. Yes. Pero sabay kasi, if I'm going to think kasi, parang if it's 8 years ago, medyo okay ng 18,000 per month, ano? Kami kumpara sa Pilipinas. Oo, kasi libre na yun. Bahay, pagkain. Oo. Okay. So sa iyo, no, sa katulad mo, Ivy, paano mo nagawa na magstay ng ganito katagal? Kasi siyempre, hindi biro yung trabaho ng isang domestic helper, 'di ba? Kasi siyempre parang kahit may sakit ka, kahit pagod ka, you have to do your job. Yung trabaho mo sa loob ng bahay. Pero paano mo nakayanan lahat? Anong inspirasyon mo? Siyempre, yung inspirasyon ko first si God. Mm-hmm. Pangalawa, iniisip ko yung pamilya ko dun sa Pinas, especially my kids. Ano yung maipapayo mo sa nila? Paano i-handle ang isang Armenian employer? Ito lang yung mga advice ko. As a domestic helper, isa lang talaga, be patient. Okay, that's one. Be patient and also, papakita natin as a Filipino yung
hospitality natin. Mm-hmm. Tapos, alam naman natin yung mga Armenian, yung mga bosses nila, ang lakas. Akala natin, nag-aaway sila. Mm-hmm. Pero hindi sila nag-aaway. Naglakasan lang talaga ng loob. Okay. O, ganun lang talaga. Yun lang. Kahit isa tayong domestic helper, kahit yung hindi naman sa tingin nila na we are servant. Oh. Pero ipapakita talaga nila, ay ipapakita talaga natin sa kanila na kahit ganito tayo, kahit naging servant tayo sa kanila, mm-hmm. yun lang talaga yung matatag at saka be honest to your employer. Mm-hmm. Tapos mahalin mo yung trabaho mo. Kung tinatrato ka nilang maganda, tatuhin mo din silang maganda. Yes. Tapos, yun lang, be strong. At, ayun lang. Oh, kasi, this is actually very good, no? Sa mga viewers po natin. I mean, if you are working with employer kasi na non-Filipino, ibang lahi, kailangan talaga ikaw yung mag-adjust, right? Yes. Oo, ikaw talaga yung mag-a-adjust. Hindi po pwede yung kung ano yung nakasanayan natin. Yeah, yeah. O dapat mag-iinarte ka na kapag mm-hmm. if you think that this is out of our norm. Mm-hmm. Okay, pero Ivy, sa loob ng 8 years, okay, na bilang isang domestic helper sa isang Armenian employer, ano yung pinaka matinding na pagdaanan mo problema sa buhay mo personally? Anong pinakamahirap na pagdaanan mo dito as OFW? Pinaka nabagsak talaga ko yung about my love life. Yan lang. Ah, yung asawa. Yung asawa. Yung na broken... Yun, hearted ka. Yung broken hearted. Ako mag-isa lang ako noon. Pero alam nyo ba anong ginawa ko? Ginawa ko. Nagpakatatag ako. Nagpipray ako. Dito lang ako. Sa harapan niya. Doon lang talaga. Okay. Mm-mm. Wow. So, very ironic yung nangyari. Kasi parang it siya yung dahilan kung bakit kanya dinala dito. Yes. No? So, paano nangyari to? I mean, ayun natin kalkalin yung personal okay. thing about that. Pero gusto ko lang malaman, nung time ba na nagkaroon ka ng problem na yan, are you still together here in Armenia or nasa Pilipinas or nasa ibang bansa siya? We're still together here in Armenia. Ah, nagbakasyon so lang siya. O, nagbakasyon lang siya nung nag-renew siya ng passport. Ayun lang, na-meet niya. Ayun. Na-meet niya sa Pinas? Yes, na-meet lang niya sa Pinas. Oh. Ayun na. Mahirap, especially na wala kang pamilya dito, mag-isa ka lang, pero napakatatag ako. Pero alam niyo din ng mga amo ko, pero especially yung amo kong babae, alam niya kasi kilala nila kasi yung asawa ko. Mm-hmm. Kino-comfort nila ako. Sabi pa, oh, that's nice. Yes, sabi pa ng amo kong babae, paglaban ko daw yung family ko. Mm-hmm. Pero parang hindi na. Pero have you tried to, let's say, ayusin lahat? Yes, I tried. Pero wala talaga? Wala talaga. Hindi talaga. So, kumusta ka naman ngayon after what happened? Okay naman kasi sabi ko, move on, life goes on. Andyan naman yung mga anak ko. Swerte ako sa mga anak ko. Blessings talaga ako sa mga anak ko. Kasi diba parang mga achiever pa yung mga anak mo sa yes. Pilipinas. Okay, so ibahin natin yung atmosphere. Okay. So ito naman, kasi siyempre for 8 years working under the same employer, ano naman yung mga, ano mo, yung mga hindi mo ini-expect na mga na-experience mo or na-benefit mo as domestic helper sa boss mo na to? Saan ka nakarating? Ano yung mga nangyari sa'yo? Ano, pag nagbakasyon sila, dinadala ako sa Vienna. Wow! Especially yung sa summer, yung mga summer ano vacation. Kasama ka? Oo, sa Athens, Greece, pumunta kami. So, nakapunta ka na? So, may Schengen visa ka? Oh, meron. Meron Schengen visa ako. Oh, ang galing. Schengen visa. So, mostly Europe area yung mapupunta mo na, no? Uy, hindi lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon, di ba? Okay. So, ito, bilang isang domestic helper, at tawag nito, ang pinakamahirap kasi na parte ng trabaho natin is, syempre, you are working with your employer longer, di ba, yung hours to be with them. Pero nabalitaan ko, kayo pala is, ano kayo, living outside? Yes, stay out. Stay out? Mm-hmm. So, paano yung arrangement na ganyan? Mas gusto mo ba yan kaysa sa you are living together in that under the same roof? Hindi, mas gusto kong stay out. So, mas masaya kasi yes, managagawa mo yun. So, ilang day off ang nagagawa nyo in a month?
Every week kasi may day off kami na once a Ah, week. so four times sa nag day off? Oh, and that's Every nice. Sunday. So kayo, okay. Sa mga viewers po natin dyan na maaaring you're planning na magtrabaho dito as domestic helper, ikaw, during day off, ano yung mga pinagagawa mo to enjoy? And enjoy Armenia? Ano? Pinupuntahan namin yung mga church dito sa Armenia. Oh, the oldest churches, no? Yes. Pumunta kami, tapos, ano, meeting sa mga iba-ibang mga Pilipinas friend, ang mga Pilipinas friend, kumakain sa labas, pupunta doon, especially pag mag-snow, pupunta doon sa ibang like Tsakatsor, mga sa mga bundok. Oo, sa mga bundok. Kasi para naman makita natin yung atmosphere dito sa Armenia. Oh, di ba? Kasi once a week, ano, itabaho lang tayo. So, bigyan na naman natin yung sarili natin. Yeah, you reward yourself. Yes. And of course, Armenia is blessed with four seasons na yes. na ma-i-enjoy mo talaga. Pero ikaw, Ivy, bilang isang Ivy, isang first time na domestic helper sa Armenia, ano na ang, ano mo, naipundar? May naipundar na din ako. Yung isa, may kolehiyo na ako. May graduate ka ng yes, anak. Oo, may kolehiyo din na. At saka yung babae ko, high school. May na, ano na din akong bahay. Oh, wow! Ko. Marami na din akong naipundar na mga gamit. Tapos yung dalawang motor sa anak ko. Oh. Then, yun, na may na, natutulungan ko din yung mga kapatid ko. Yun. So, ano yung masasabi mo sa mga, ilang mga, ano, mga online netizens, mga netizens na tinatawag na, tayo mga OFW daw, mga resibo lang daw na iipon natin. What can you say about that? Oh, totoo, may naiipon tayong resibo, pero hindi naman siguro lahat. Depende lang yun sa discarding mo. And of course, yung resibo naman na pinadala mo sa anak mo ang mag-aral lang at mag-graduate yes, ng college. Oo. Not all OFWs yes. are given the chance no, na makapagpa-aral lang ng anak. Kasi, di ba yung ilang viewers natin dito nakapag-graduate na ng mga kolehiyo ng mga anak nila. And that's a better achievement. Kasi marami kang pera sa bangko, yung mga anak mo naman hindi naman nakapagtapos. Oo. Di ba? Ako kahit ilang resibo pa diyan basta importante doon sa Pilipinas, maligaya sila, happy sila, di ba? Oo. Pero may naitira na naman sa sarili mo, di ba? Okay. Ano ang pinakamalaking sakripisyo ang kaya mong ibigay sa ngalan ng pamilya mo? Ano? Buhay. So parang okay lang na tiisin mo yung hirap ng trabaho mo yes. or even to para lang sa kanila. Para lang sa pero hanggang may trabaho kang maayos, pagtiyagain mo, yun lang, be patient kasi ginagawa mo lang yun para sa mga anak mo, especially sa pamilya mo. So gaano pa katagal ang plano mong mag-stay dito? I mean 80 years, it's been 80 years. Depende lang siguro kung kaya pa at makatapos lang yung anak ko sa kolehiyo. Gano'ng importante sa'yo, gano'ng kasarap sa feeling ng isang domestic helper, yung OFW na katulad natin, na nakakapagpadala tayo ng pera sa mga pamilya natin sa Pilipinas? Ang sobrang saya. Sobra. Kasi parang ano kasi, no? Ito, this is coming from my personal opinion. Because of our absence, no? Kasi diba, nandun yung mga anak natin, lumalaki sila, wala ka dun eh. Tama. And the only thing that you can replace yung absence ng physical love na meron ka na ibibigay mo sa anak mo is to give them money na magagamit nila sa pag-aaral nila, magandang damit, maayos sa pagkain, right? Oh, pero kahit ganun yung sa akin lang ha, kahit nagpapadala. Pero everyday kasi kami communication sa mga anak ko. Oh, we are so thankful with the technology ngayon. Yes, everyday maganda. Communication. Yung mga anak ko kahit malayo doon, nandun sa Pilipinas, pero yung mga anak ko, Mami, kumusta ka na dyan? Yun. Yung kahit malayo kayo sa isa't isa, pero parang yung nandyan lang. Andyan lang. That's because it. Of the technology. Ayun. Okay, so yun guys, ang napakagandang kwento ng buhay ng isang OFW dito sa Armenia. Kaya again, maraming salamat sa iyo, Ivy, for giving us time. Alam ko, it's too late na. Kasi nga, we have to wait na matapos ang trabaho at makasama ka namin. And very Filipino pa rin, kahit nasa Armenia tayo, kasi nga,
We have food earlier, we have drink, may mga sweets tayo naka-ready dito na bigay sa atin ng kapwa nating Pilipino na nagtatrabaho dito sa Armenia. So thank you so much and God bless. And good luck sa iyong family, sa mga dreams mo, and plan for your personal happiness then later on, okay? Alright, so sa lahat ng mga viewers natin dyan, maraming salamat guys for watching, and hope to see you again for our next vlog. Sino naman kaya ang isang Filipino na magpapa-inspire sa atin na nandito na ngayon, naka-base sa Armenia? Again, I'm Julius Rosano. Thank you for watching. Bye!